Bureau of Internal Revenue o BIR binasag ang katahimikan at sinupalpal ang mga ayaw tumigil sa kangangak tulad ni presidential aspirant Senator Manny Pacquiao patungkol sa 200 billion state tax ng mga Marcoses. Pacquiao sulit sa pagiging bobo ayon sa eksperto. Pero bago natin umpisan ang topic mga kapatid, kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong kong video. Batid di umano ang lahat ay kulang sa kaalaman si Senator Manny Pacquiao, subalit mas lalong nitong pinatunayan bali ang makikisaw-saw sa isyu ng Marcoses, patuloy ng state tax dahil walang maiba to kay BBM. Ito ang isyu na state tax patuloy binubuhay ng Manny Pacquiao, magiging ibang kandidato para masiraan si BBM. Subalit napuno na rin ang taga-BIR ng maling pag-aanalisa at paninira nila kay Bongbong Marcos. There's a lot of Mexicans for Pacquiao, very popular movie. Mexico love you, man. Yeah. My grandfather is pure Spanish. Okay, so ito na nga pala ang sinopalpal na ngayon ng BIR. Okay, ang BIR. Are she crazy? Kasi naman, huwag niyong iboto yung mga ex ko, ha? Yung ex ko na sa unit team. Pangahitan! Diyos ka ba? Mga bangag to, mga nawa na ako. Alright. Eto na. BIR official, sinopalpal si Carpio, si Enares at lahat ng mga ginayupak, si Esco, si Dodong Mane, na nanaginip ng kabayo, sinupalpal sila. Kasi nga, di ba mga palangga, lagi nila sinasabi sa kanilang kampanya, na hahabulin nila si BBM. Si BBM lang ha, hindi kasalim ibang mga pamilya. Si BBM, dito sa 203 billion na ito, nagngak-ngak din si Esco at mga dilawan, na kesyo ilang, na may computation pa si Esco dyan, na ilang pamilya ang mapakakain dito. Pero yung 1.5 billion na ibinenta niyang palengke sa Divisoria, di ba? Dead ba dead man lang, halos tumigil na nga yata yung mga mainstream media. Anyway, going back tayo dito sa ano na to, sa 203 billion estate tax na ito. So sabi nga, so sinapalpal nga palangga ng BIR itong ano na to, itong mga grupo ng mga hitad. So binasag, ito basahin natin, binasag ng mga regional director at mga district official ng Bureau of Internal Revenue or the BIR sa buong bansa ang kanilang katahimikan at ibinunyag na nga ang ibinunyag ang mga na ang mga tagapagmana or administrador ng estate ni dating Pangulong Marcos Senior ay hindi pwedeng panagutin sa 200 billion estate tax assessment. Kinontra ng mga opisyal ang pahayag ni na dating Supreme Court. Okay, dating Supreme Court Justice pa ito ha. Antonio Carpio at presidential wannabes. Si Iska, dying inside to hold you. May ligyan kumain ng hilaw na talong. Kaya ganyan ang effect sa kanya, dying inside. Ay, naka, Iska, Jotang Jira na kaibigan mo si... Uy, si Juma, asa man ang karoon si Juma? Uy, tigil na si Juma, mga dodong. Ganun na ba yun? Parang yun ang karamdamang hitan. May lumabas, pero di ba, tahimik ngayon. Ba? Hindi kaya bumirma na lahat ng bulati doon. Ay, naku. Ayun na nga mga palangga. So, eto na. Kinontra ng mga opisyal ang pahayag nga nitong dying inside na to, ni Dodong Mane, ni Hitad Robredo, at iba pa, mga artista, si Ili Bendia, di ba, yung nagdak-dak-dak-tak yan, alam mo, may alam sa taxation. Kumanta ko na lang, Dodong. Istira ito. Lahat kayo, kumanta na lang kayo, mag-acting-acting na lang ko. Ikaw, Milay, giatay, ha? Masaya si Milay. Yung ipon niya, magkahiwalay, sabi ni Dodong. It's one seat apart daw, may social distancing. Ay, napagtawanan na lang natin, di ba? Hindi naman, wala naman tayong perfect. Napagtawanan na lang natin kasi nagkakatawa naman talaga. Actually, hindi naman siya effective na komedyante. Nagkakatawa yung mukha mo, Milay. Kasi yung ipon mo, sabi ng palangga po, one seat apart. May social distancing.
ano yan, 6 feet? 6 feet below the ground. Alright, alright, alright. Naku naman itong mga hitad kasi. Kasi nga palang kasabay nga ng pagpapaliwanag na ang estate tax ay ipinapataw sa real at personal property ng namatay na tao ay hindi sa mga ari-arian ng kanyang mga kamag-anak. Correct, kunyari ang lola ninyo, dumating ang mga alien, sinundo ako, di ba, namatay ako, ganyan-ganyan. So ito kunyari, gusto ko ipamanay si Bongbong sa inyo. Ang worth ni Bongbong is $1 million. O, di ba, social? Bongbong, pamana ko yung ano ko, yung kanyang standing. Eh kung hindi mo tatanggapin yan, o di ba, kung hindi mo tatanggapin kunyari si BBM, o tatanggapin mo si BBM, kasalagang bago ko pa i-dispense yan, computein mo na yan kung paano mga taxes dito sa loob ng aking bahay. Kunyari, yung bawal ko, punong-puno ng ginto. Diba, baka pumunta kayo dito ha, lukatin yan dyan sa bawal. Yan. Maginto, yan, ganon. Pwisit kayo, so hindi pwedeng pasingilin yung mga ari-arian ng mga kamag-anak. Kasi ang namatay si Pangulong Marcos lang. Bakit yun? Bakit pati mga ari-arian ng iba ka na compute nyo? Mga yawa talaga, oo. Alright. So ngayon pangalangga, kasi nga itinaon naman talaga nila sa May 9. Kasi, ito na nga eh. Balik na naman tayo, sabi ko, ayaw ko magalit. Pero hindi naman talaga ako nagagal. Nambuboyset lang ako, bullshit kasi itong mga ito eh. Mga yawa. Diba kayo na nga umupo, may PCJJ na, lahat na, mga yawa, lahat kayo. Kinuha nyo na nga mga alas ni Imelda, kayo nga ang gumamit dyan. Unang-una kayo nag-ransack ng Malacanang. Kahit bata pa ako noon, yes ko. Alam na alam ko yon. Meron akong telescope doon, nakaganon ako. Naku, ayun si ano, si Ting Ting, si Chris, ayun, nagpagulong-gulong. Diba? Diba? For so many years, na dalawang Aquino na ang nakaupo. Bakit hindi nyo ginanon ng mga Marcos? Ikinulong nyo silang lahat para hindi na sila babangon muli. Lahat, kung dapat kung sila ay makasalanang mortal. Diba? Pero sila ay immortal. Diba? Daming buhay. Dapat lahat nilikom nyo na sila at pinanagot nyo na sa mga sinasabi nyo, inaakusa nyo na ganito, na ganyan, na chuchu-chuchu. Two, dilawan, mag-ina, ang umupo. Alam nyo pala na may sisingilin kayo. Bakit hindi nyo na ginamit lahat ng powers nyo? Dilawang powers. Ngayon, yung pink power nyo, wala na. Kilikli power. Diba? Ginamit nyo na sana lahat, mga hitad, mga bata, oy, mga pinklawan ng mga nauuto. Ba, mga palangga, hindi, gid ka mo pa uto. Kaluluoy, ganagin yung boss damlag. You know, boss damlag? Future. Narinig ko yan sa lola ko. Mag-aral kayo mabuti. Mag-a-squid na ka mo, mga bata. Kamu nga, mga tonto ka mo para inyo, mga boss damlag. Okay, that's the word, Ilonggo, boss damlag. Boss is bukas. I don't know, damlag. You know, future. Alright, so yun na nga, sabi ng BIR, I can't recall of any individual being sent to jail for non-payment of the said tax, ayon sa isang regional director nga. So lumabas na kinatigan ito ng Korte Suprema sa isang desisyon, ngunit sinasabi ng kataas-taasang Jukom, okay? Na yung Marcos versus doon sa Court of Appeal sa pinaliwanag ni Attorney Nick doon sa case number 120880 noong 1997 na ang pagkakautang daw po ng estate tax ay pananagutan ng estate at hindi ng tagapagmana o administrador ng nasabing ari-arian ng isang pumanaw. Kasi nga, kukumpuin lahat yan. Kaya nga may mga estate sale dito. Di ba, nakikita nyo, may vlog ako minsan. Lahat ng gamit, painting, jewelries, at basta lahat ng laman ng bahay, nililiquidate nila. Okay? Tapos, pag na-liquidate na yan lahat, kung magkano ang suma total, tapos yung mga utang ng namatay, paliwanagan ni Attorney Nick, pero alam ko yan, kasi may mga pasyente nga ako na tsugi. So, binayaran mo na yung mga utang, tapos binayaran mo sa lahat ng mga juice. Tsaka ngayon, kukumputin kung magkano ang danyos o kinang estate ng pag-ayari. May sinasabi pa kasi Attorney Nick
na merong tangible at saka intangible. Yung intangible, yung mga shares of stocks. You have to watch that show kagabi. Hahanapin nyo sa Maharlika. Nandiyan dyan po. Andiyan din natin sa YouTube. Ayan, sa Maharlika channel. Hanapin nyo yan kasi mas ma-educate kayo doon kasi abogado yung nagsasalita. So anyway, even yung mga... Alam mo yung kapag may pagmayaman ka o may estate ka, dito nakikita ko, may share ko lang sa Amerika, halos lahat, ang daming pinibinibigay yung mga portion-portion sa charities. Kaya pag mayaman yung patient o mayaman yung pamilya, ang ginagawa dito ng mga kaibigan, kunyari ako, eh ayaw, dumikit-dikit pa kayo sa akin, na, pero, you know, pag naghihingalo na ako, yung mga kaibigan ko lumalapit sa akin. Dito sa Amerika, eto I'm just saying na nakikita ko sa Amerika, magdadala ng cookies, magdala ng ganito, chuchuchuchu. Kasi lahat yan, ini-expect nila na maging part sila sa will, dun sa mga estate na may iwan. Let's say, for example, si BBM Stanley, sasabihin ng kaibigan ko, ikaw, kunyari si Palanga, si Benita, sabi ni Benita Ramos sa akin, friend, mamaharlig ka kasi friends naman tayo. Actually, gusto ko talaga yan si BBM, ganyan. So, dahil ako, nakikita ko si Benita, ay mukhang aalagaan ni Benita si BBM pag nawala na ako. Susulat ko siya sa will. Yeah. Isusulat ko siya sa will na ganyan. I'll tell you something. Alam niyo ba na nailagay ako sa will nung bago pa lang ako dito? Pero binawi. Ito po, true story ito. Mayaman ito palang ga Hollywood. Pero saglit ko lang naging kliyente ito. Baka may nanonood na kakilala ko. You know, baka ano, sabihin niya, buti nga sa'yo. Hindi, kasi noon, student pa lang ako. I think wala pa akong social security, no? Yeah, wala pa. Oo, wala pa akong social. Kumbaga, you know, social security, yun yung binibigay sa'yo kapag naging may trabaho ka dito. You know, it's an immigration thing. Yung mga nasa Amerika, alam yan. Anyway, wala pa akong social security. Sabi ng kliyente ko, kasi nagkakwentuhan kami about yung pinagdaan namin sa buhay. Parang pareho kami, pero rich, may iniwan. Sabi niya sa akin, kukunin ko yun ng social security mo, pero wala akong maibigay. Sino mga taga-Amerika dyan? So anyway, kinuha yung pangalan ko, ganyan-ganyan. So namatay siya. Siguro nung kinuha niya, mga after a month, namatay siya. Inaantay ko, umasa ang lola ninyo, bigo! So umasa ko, kasi may partner siya palang girl lalo, para silang girl lalo. So inaantay ko, nakukunin niya yung mga details ko, pero feeling ko, dinistrong card niya yung will. Binago niya. Siyempre, nahiya naman ako. Alam ang sabi ko, huy, Jutang Gino, tinanong ako ng patient. Sabi niya, sasama daw ako sa will. Nasaan na yung mana ko? Di ba, may mga ganon. Bakit ko alam na pwedeng baguhin? Kasi, you know, pwedeng baguhin yun eh. Pwedeng baguhin yung will ng pasyente, especially ng asawa o partner. Basta medyo complicated kasi meron po ako na witness na Pilipino. Okay? Pilipino dito na nag-alaga siya ng pasyente for 15 years. Okay? Bakit ko to alam? Kasi yung kanyang executor, kaibigan ko. O, di ba? Ang dami kong kaibigan na executor. Nakalagay talaga sa will. Kaso lang, itong Pilipino na ito, may ginawa siyang hindi maganda sa pasyente niya. Ano yung mga hindi niya magandang ginawa? For 15 years, inalagaan niya yung patient niya. This is true story, mga palangga, dito sa Beverly Hills. For 15 years, inalagaan niya yung kanyang patient na mabuti, matino pa yung patient na yun. Kilala ko yun eh. Diba? So, kilala ko siya, nakikita kami, blah, 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 noon. So, ngayon, maganda yung pag-alaga niya. Pero nang nag-deteriorate na po yung cognitive skills na matanda o nagkaroon na siya ng dementia, hindi niya na naalagaan mabuti. Kumbaga, hindi niya na binibigay yung best niya. Dahil siguro, iniisip niya na hindi naman alam na matanda kung nililinis ba siya o inalagaan sa mabuti kasi wala na nga sa ulira. So, nakita po ng family yon. For 15 years yung inalagaan, ang hindi ako nagkakamali, ang property, o kaya sabihin ko na, ang property na naiwan, maliit lang naman, $8 million. So, nakalagay doon sa will na nabasa ko, I think binibigay sa kanya yung 15% of it. O, you do the math, di ba? 15% lang naman. Saan ka pa makakuha at sa lot of money if you convert it? Kaso lang, you know, hindi niya ginawa yung trabaho niya. So, ang lola ninyo, ako yun, okay, ang lola ninyo, humingi yung executor, someone to help that patient. So, nag-take over kami, at kaya ko nakita yon. Ngayon, naaawa ako dun sa Pilipino. Kasi sabi ko, naghirap siya eh, for 15 years.
Tapos ang gusto ng isa sa kamag-anak, tanggalin nga itong 15 years na nagsilbi. So ako kasi bilang Pilipino, yung tinitignan ko yung 15 years na ginawa niya, tinrabaho niya, kaya lang, nagbago siya. Hindi naman ako pwede mag-emote. Kailangan ilagay yun yung kababayan ko yan. So to cut the story short po, tinanggal siya sa will. Pero hindi na alam ng pasyente. Okay? Nung matino pa ang isip ng ng magpapamana, okay, nilagay niya yung Pilipino doon. Kasi gusto niya yon, from the bottom of her heart, gusto niya ilagay. Kaso nung wala na siya sa ulirat, nakita ng mga relatives na walang hiya na itong, you know, may ginawang something-something. So, dinala siya sa abogado at tinanggal yung pangalan niya doon. Imagine mo, 15% of $8 million. Dang! That's a lot of money. Sana ako na lang yun. Pero ako, may nakuha ako. Diba? Hindi naman ako lagay sa nakalagay sa will sa particular na yon. Pero may nakuha ako kasi mabait ako. Pero yun ako na sabihin. Anyway, yun. O, diba? Napunta na naman sa usa. Ganun talaga po dito sa vlog ko. Diba? Pag may mga naisip tayo, mga nangyayari sa buhay, we have to i-relate natin sa inyo. So, ayun na nga palangga. Sinasabi ng BIR na, you know, na kung ayaw bayaran ng mga ng tagapagmana ang estate tax, ay wala namang kaso. Okay? Ngayon, may pinapaliwanag dito in the case, sabi dito, in the case of notices of levy issued to satisfy the delinquent estate tax, the delinquent taxpayer is the estate of the decedent and not necessarily and exclusively the petitioner as heir of the deceased. In the same vein, in the matter of income tax, delinquency of the late president and his spouse, petitioner is not the taxpayer liable. So, hindi sila liable, sabi ng Korte Suprema. Ngayon, ipiniliwanag naman ng opisyal ng BIR na ang tamang gawin sa ilalim ng tax code at revenue regulations ay kumpiskahin at ibenta sa public auction ang mga ari-arian ng namatay para maisettle ang pagkakautang nito kung meron man. So that is what we have been doing for years since the death of the former strongman. But the problem, nobody was interested in buying them. So walang gustong bumili ng property. Oh, paano ma-liquidate? Walang gustong bumili. Wala rin gustong tumira. Oh, diba? So ano, isko, ano ba? Kaya sinagot din ang mga opisyal, ang mga batikos sa kanila na wala silang ginagawa ukol sa naturang isyo. Kaya bago kayo magngaw nga, alamin nyo ang batas. Ikaw isko, bago ko magpakalat ng fake news, di ba, itigil mo ang pagkain ng sariwang talong sa lake. Sa lake daw yun. Tsaka sa sapa, di ba? Ano ba sa Tagalog ang lake? Ya, lawa, di ba? Ang sapa, o kaya sa Embornal. Kaloka mga hitad! Ayan. Kaya nga sabi dito, noong namatay si Pangulong Marcos noong 1989, inayos ng mga revenue examiner yung kanyang tax estate na umabot sa 23 billion. So dahil nga sa mga sinasabi nila na pabago-bago ng value, ng face value ng mga properties, kaya nag-come up ng fake news itong si Isko at ang grupo ni Carpio at grupo ng mga Dilawan na naging 203 billion daw. So fake news yon mga palangga. So ngayon, sabi dito ng ating ng opisyal na BIR, it's not coincidence kasi si Dorong Manny kasi nagsabi naman sa nila ko, okay, basahin ko na lang. Sabi, it's not a coincidence that rivals of presidential frontrunner Bongbong Marcos are raising this matter in unison a few weeks before the elections. Sadly, this is about politics. It's all about politics, di ba? Kaya ang kamakailan ay binatikos din ng kampo ni BBM ang pagpapalabas sa naturang isyo na bahagi pa rin naman ng maruming politika. Truly, Lee. Kasi nga losers will gonna lose. Mga lose nimo, lose ninyo. Giatay, ay nako, mga nawong ninyo, baga nawong. La, nami lunod sa basakan to, mga hitad na ito. So ganun na mga chika bumbum, di ba? Akalain ninyo, kaya kayo dyan pala sa Europa, sa Canada, kung saan man kayo, magpakabait kayo. Kasi one day, uy, may makakilala ako dito, napapamanahan ng buong bahay. Actually, may nakilala ako dito, Jutang Jilinangan, pero pinamanahan ng hitad. Pero masama ugali yun. Alam mo ba? Ay, ito, kwento ko. I'll tell you a story. Itong babaeng ito na nakilala ko,
Actually, nakasuhan siya. Pinamanahan siya nung una, pero finorge niya. May mga finorge ang document. At sa, nakuhahaba ng, ang dami kong kwento mga palangga. Maraming mga ganong mga kababayan natin na gumagawa ng kalokohan dito sa Amerika o kahit saan man, na niloloko yung masyonda. O, gusto mo latest? Ito, kakilala ko, ha? Alala ko. Kakilala ko na hindi ko pamangalanan kasi baka nanonood siya. Ito ang kwento sa akin. Pasosyal ito. Pasosyal dito. Bili ng mga channel, ng Loboton, ng kung ano-anong mga material na bagay. Makikita mo sa kanyang Facebook, bongga dito, bongga doon. One day, isang araw, may nagsabi sa akin na home care. Or home care at the same time, may registry din siya. Sabi niya, alam mo ba, yung kaibigan natin, si Chuchay, ang kapal na mukha. Sabi ko, bakit ano nang ginawa? Mabait naman si Chuchay. Sabi niya, kumakaporma, nagsuot ng channel ng Loboten, day, nangawat siya, day. Sabi ko, saan siya nangawat? Oy, nangawat sa pasyente. Alam mo, ginawa nitong hitad. Mag-asawa yung pasyente, masyunda na 90 years old niya, inakit pa naman yung lolo. Niloolo siguro yung lolo. Oh, so sorry po, Diyos ko. Inakit yung matanda na pasyente para mag-write ng check sa kanya. So binibigyan siya ng pera ng matandang lalaki na discover nung asawa. Nung na-discover ng asawa, tumawag sa nursing agency. Ano ginagawa ng caregiver mo dito? Anong ginawa niya sa asawa ko? Chinorva ba niya? Kasi ganun talaga ang sinabi. To cut the story short, huwag niyong gagawin yun. Kahit na sabihin mo may problema na, may demensya yung matanda, no, pwede ka makulong. Alam mo, ang sabi nung ni Chuchay, alam mo, may mga tao pala talagang ganun, na ikaw na ang gumawa, parang mga dilawan, ikaw na ang gumawa ng kasalanan, ikaw na ang nagnakaw, ikaw pa ang malakas ang loob. Yung huling ninakaw niya, $4,000. Pinaright ng check. Ang sabi daw ng friend ko na may agency, ang sabi pa ni Chuchay, maliit lang naman yung 4,000. What? Kinalawang piso yun kay $100. So, hindi mo pwedeng iseduce ang matanda, di ba, na 95 years old para mag-issue ka ng check. Pwede ka makulong. Eh, wala pa siyang, undocumented pa yun, ha? Sabi ko, wow, may mga ganun talaga tayong mga kababayan. It's so sad, alam mo, para hindi na lang matrouble yung aking kaibigan. Binayaran niya, tinanggal doon. Wala lang, naikwento ko lang. Yun ang totoong kwento eh. So yun na, nakakainis. Nasisigla tayo mga Pilipino. Kaya nga, sigaw ako ng sigaw dito, taas noo kahit kanino. Dahil hindi bayad ang prinsipyo. Tapos pipilitin natin yung matanda para mag-write and check. Para lang tayo magpakalabatan. Diba, di okay na si Dodong Manin, nagpabugbog. At least, ano, yung labatan ni Jinky galing sa pinagbugbogan ni Dodong. Diba? Mga ganon. So huwag tayo, hindi, pas sa seryosong usapan po. Huwag tayong ganon, please. Huwag kayong mapapahamak yung pamilya ninyo. Diba? Katulad yung mga nahuli ngayon sa mga seafarers, nahuli na may daladalang droga. Diyan, yung mga nasa mga seaman dyan. Please, marami kayo nababalitaan na pumapasok kayo sa ganong mga deal, bibit-bit kayo ng mga pinagbabawal na drada. Kung ano man pinagbabawal, ano man kasamaan, sa malaking offer na pera. Sabi ko, kaya na kahit ibigay mo sa akin ang mundo, hindi ako papasok sa ganyang business. Kasi ang kapalit niyan, sisirain mo yung dignidad mo. Sisirain mo yung buhay mo. Pag nakulong ka, anong silbi ng milyon? 2 million? 5 million? Diba? Kahit nag-deal-deal lang tayo palangga, sabi ko, akapi lang ako, masaya na ako. Kahit wala akong pera. Kahit ampunin niyo ako sa kabundukan niyo, meron kayong mga palayan. Kahit magbayo tayo ng palay, magawa tayong pinipig, yun yung gusto kong buhay. Ayoko sa kulungan. Diba? Kaya tayo na ang hirap ng buhay doon. So huwag tayong pumasok sa mga illegal na ganyan. Kasi taas noo tayo kahit kanino dahil tayo ay Pilipino, hindi bayad ang prinsipyo. Tapos gagawa kayong ganyan. Huwag niyong ilalagay sa kapahamakan ang mga sarili ninyo. Especially kung may mga naiwan kayong pamilya, mga anak ninyo. Huwag niyong pipilitin, bibili kayo laptop, bibili kayo na ganito, na-attract kayo dun sa 1 million para mabigay mo yung luho ng anak mo, luho ng nanay mo, luho ng asawa mo, lahat. Tapos ikaw, later on, sa kulungan ng bagsak. Don't do that. Mga palangga, yun ang hirap ang buhay sa mundong ito na tatago-tago ka. Diba? Only one life to live in this world. Dapat ang alindog natin, lalo sa May 9, iaalay natin sa pangampanya kay Manong Bongbong. Kasi yan ang magbabangon muli sa ating bayan. At si Tay Sara at ating mga unit team.
At dahil dyan ang lola ninyo, bangag na naman, alas 12, bangag sa kape. At is hindi bangag katulad ni Wang Zon. Muli ang lola ninyo ay nagpatunay na naman na ang mga dilawan ay nagluluksa at sila ay talunan. Ito po muli si Maharlika na nagsasabi sa inyo, dapat lahat tayo ay hindi magpapabayad ng prinsipyo at huwag gagawa ng kaletsyahan kung saang bansa man kayo o kung saan man kayo naroon. Mabuhay!